Ciao raga! Musta naga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Are ang mga timely topics na content ng vlog na are. Yung bonus sa 200 euros sa last July 2022 at saka yung bonus na 150 euros last November 2022. Paano ga ang dapat mong gagawin kung halimbawa na 2 times ka, 2 beses ka o higit pa na nakatanggap ng bonus na yan? Iskaduto na ang easy ng 2022. Ano ngayon ang mangyayari doon sa mga bonuses, sa mga ayuto na inihintay mo, gaya ng Asenyo Unico, RDC, at saka yung Karta Acquisti? Stop ka muna ng pagtanggap ng mga bonus na yan habang ikaw ay nagpapagwapa, habang wala ka pang ize ng 2023. Ngayong January 2023 ay alamin natin kung kailan ga ang date of payments ng mga bonus na inihintay mo na manggagaling kay IMS at paano gayan i-check personally. Alamin natin ang detalye niya raga, doon po na sigla, partiamo! Before we start, magre-request muna ako raga, baka sakali na hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, sana ay mag-subscribe ka na, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para wala kang mamimiss sa mga videos. Help me maintain my channel, become a member. I-click mo lang yung join now o kaya naman yung abonati. Isa pang way para matulungan mo ako, baka gusto mo ko regaluhan ng super thanks, madali lang naman yan, i-click mo lang yung super thanks icon. Grasya sa iyo, raga. Unahin natin pag-usapan yung tungkol doon sa bonus 200 euros at saka doon sa bonus na 150 euros na natanggap mo last July at saka last November. Kasi ang mga bonuses na iyan, yung dalawang iyan, meron siyang kanya-kanya ng mga requirements at saka qualifications na dapat mong ma-meet. Ngayon, anong mangyayari? Kasi baka halimbawa na hindi ka naman pala qualified, pero nabigyan ka pa rin, nakatanggap ka pa rin ng bonus. Dahil nag-start na si IMS ngayon nung kanilang further checking at saka final verification, malalaman na nila kung sino ga yung mga nabigyan ng bonus pero hindi naman pala sila qualified. So ano ngayon ang mangyayari? As long as hindi ka nakakatanggap ng komunikasyon na galing kay IMS, ibig sabihin yung bonus na yun ay para sa'yo talaga. Qualified ka talaga. Pero pagka naman ikaw inibusuhan ng IMS, at pinababalik sa iyo yung pera dahil hindi ka qualified, kailangan mo talaga yung ibalik. Depende kung saan kategory ka kasama, doon din nakadepende yung paraan kung paano mo ibabalik yung pera kay IMS. Sabi ni IMS, may tatlong paraan kung paano nila marirecupero yung bonus na ibinigay doon sa mga hindi naman pala qualified. Una ay compensazione. Pwede rin naman na tratinute. Example, kung halimbawa na yan sa pension, babawasin yun ni IMS doon sa pension na natatanggap. Kung yan naman ay NASPI, ganun din, babawasin naman sa NASPI mo. Yung isa naman ay true pagamento. Most likely ay kasama dito yung mga laboratory domestici na hindi naman pala qualified pero nakatanggap pa rin ng bonus. Regarding sa apagamento na way ng pagsasauli ng bonus, pwede naman daw yan na iparate. Para naman sa mga operay, kapag 2 times kang nakatanggap, especially yung mga higit sa isang lavoro, ipapabalik din yan. O kaya yung may mga RDC po ay nakatanggap din sa lavoro ng bukod pa na 200 o kaya 150, ibabalik din kasi nga 2 times nakatanggap. Maigi na kausapin agad ang mga datori para maibawas agad yan sa sweldo. Kapag sa dalawang lavoro nakatanggap ng bonus, 50% ang ibabalik sa kanila. Ibig sabihin ay 50% kada datore. Kaya dapat parehas na ipapaalam doon sa datore. Yan ang purpose nga nung autodeklarasyonin noon na ginawa bago makatanggap para nga maiwasan na makadoble. Last December 31, 2022, yan yung expiration date ng lahat ng ISE ng 2022. Kaya ngayong January 2023 ay start na ulit para sa pagawaan sa pagpapagawa ng bagong ISE ngayong 2023. Are ang complete list ng documents needed para sa ISE 2023. Tingnan yung may raga para alam mo kung ano-ano yung mga dokumentong dapat mong ihanda. I suggest din raga na panoodin mo ang vlog na are para sa complete details at para mas malinaw pa. 10 working days ang ipaghihintay mo bago ma-release ni IMS yung bagong ISE mula nang yan ay ma-invia mo. Dahil nga nang kailangan pa ng tempo para magkaroon ka ng bagong ISE, ano ngayon ang mangyayari habang wala ka pang ISE? Maapektuhan ga
mai-stop ka muna yung mga bonus na hinihintay mo, yung mga bonus na natatanggap mo. Para doon sa lahat ng mga tumatanggap ng Ready to Ditch Cittadinanza, meron ka pang tempo hanggang January 31, 2023 para makapagpagawa ng bagong ISE. Pagka nagawa mo yan, nasunod mo yan, yung RDC mo hindi maapektuhan. Samantala, kapag kalumpas ka sa date na iyan, masususpend na yung RDC mo. Mula February 2023, may stop na yung RDC mo. Magtutuloy-tuloy lang ulit yan kapag ka ikaw ay meron ng bagong ISE. Regarding naman ngayon sa Asenyo Unico Perfilye. Ang Asenyo Unico kasi, yung isang cycle niyan, okay, ang kwentahan ay mula March ng kasalukuyang taon hanggang sa February ng susunod na taon. Kaya ang ibig sabihin, yung matatanggap mo na para sa Asenyo Unico hanggang February 2023, ang basehan pa niyan ay yung ISE mo ng 2022. Kaya dapat hanggang February 28, 2023, makapagpagawa ka na ng bagong ISE para na sa gayon ay hindi maapektuhan ng iyong Asenyo Unico. Na-explain na natin sa vlog na rin na no need na mag-apply ulit ng Asenyo Unico ngayong 2023 kung dati ka nang nakakatanggap ng Asenyo Unico at wala namang changes sa nukleo familiare mo. Paano naman ang mangyayari kapag kahalimbawa na lumampas na yung February 28, 2023 ay wala ka pang ISE? Mai-stop na ga yung Asenyo Unico mo? Ang sagot dyan ay hindi. Tuloy ka pa rin makakatanggap ng Asenyo Unico kung last year ay nakakatanggap ka na. Pero ang magiging effect niyan ay hindi buo ang matatanggap mo, kundi yung minimum amount lang ang matatanggap mo mula March and onwards kasi nga wala ka pang bagong ISE. Ang minimum amount na matatanggap sa Asenyo Unico ay 50 euro para doon sa mga Filii Minoreni. Samantalang 25 euro naman para doon sa mga Filii Majoreni. Sa vlog na are ay na-discuss yung 30 na mga bonuses ngayong 2023 at majority dyan ay nakabase sa ISE. Kaya maigi talaga kapag ka maaga ka magpapagawa ng ISE ngayong 2023. Pagpasok ng 2023 ngayong January, ito naman yung mga date of payments na ina-expect natin kung saan ay matatanggap mo yung mga bonus na hinihintay mo. Ito yung scheduled na date of payments. Para sa pensioni, itratamenti di invalidita ngayong January 2023, ina-expect yan sa January 3, 2023 para doon sa ilalagay sa kontorente nila. Yun namang kukunin sa mga uffici postali ay dapat sundin ang schedule depende sa first letter ng cognome. From A to Z, aray ang schedule pero maigi pa din na i-check doon sa schedule ng posta na pupuntahan. Para sa Asenyo Unico ay aray naman ang schedule. Iba-iba pa rin yan raga ha. So tingning maigi alinga ang para sa iyo di yan. Ari naman ang schedule para doon sa mga tumatanggap ng NASPI, para doon sa may Ready to Ditch Cittadinanza, kasama na yung Pensione di Cittadinanza, at para sa Karta Acquisti ng January at February 2023. Yan lahat ay maaaring mabago ha. Kaya gaya ng lagi nating ina-explain ay mag-login ka sa sito ni IMS. Panoodin ang vlog na ari para makita ang step-by-step guide paano gayang i-check sa iyong fascikulo previdensyale at malaman ang exact date of payment na para sa iyo na para doon sa bonus at ayuto na hinihintay mo. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo yan at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na to. Salamat sa panonood mo. Salamat din at patuloy mo ko sinusuportahan. Sana ay makapag-subscribe ka sa akin channel. Hit mo na rin yung bell, pa-thumbs up na rin. At ma-share mo rin sa iba ang mga vlogs ko sa ating mga kababayan para maging informed din sila. Sana mabisita mo rin, ma-follow mo yung aking Facebook page, Chad Will Guide. Kasi lagi rin ako doon nagpo-post ng mga updates. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Gracias, Raga. A la próxima.